Panayabang at angas lang daw itong si Jordan Clarkson. Yan nga mga sinabi ni Desmond Bain sa kanyang interview nung pinag-usapan niya nila ang kanilang away. Pero bago nga yan mga idol ay balita muna patungkol dito sa interest ng Lakers. Dahil mukha ngang naghahanap sila ng very reliable na point guard dahil gusto nila ito ang si Fred VanVleet pati na rin si Kyle Lowry. Yan nga ay matapos na may balita na ito nga daw Toronto Raptors ay baka on the brink of rebuilding mode. Baka i-blow it up na ang kanilang roster mga idol at i-trade ang kanilang mga players. At ito nga ang Lakers mga idol ay hindi nagpapahuli. Wala pa man mga idol, rumor pa lang ito ay ito balita na sa kanila na interesado nga sila sa point guard na si VanVleet. Sama na ito nga si Kyle Lowry ng Miami Heat na parehas nga na championship caliber point guards. Magkasama nga silang naging kampiyon mga idol itong si VanVleet at si Lowry noong 2019 sa Raptors team. Pero let's see pa nga mga idol kung itong rumor na to ay magbubunga nga. Kung ito bang Toronto Raptors ay ipagpapatuloy ang nababalita sa kanila na magre-rebuilding mode na nga sila. Anyways nga mga idol, next balita natin ay napakagandang balita para nga sa mga fans nitong Chicago Bulls at ni Lonzo Ball. Well mga idol, ngayong araw ay nag-post nga itong si Lonzo ng kanyang mga practice. Siya nga mga idol ay sumasalpak na, boxing pa nga mga idol at nag-re-rehab na nga siya mga idol sa kanyang tuhod matapos ng kanyang meniscus tear. Let's see nga mga idol kung ito na ba ang sign ni Lonzo Ball ng pagbabalik niya mga idol dahil since January 2022 pa nga ang kanyang last NBA game. Isang taon na ang nakakalipas since itong Bulls ay naramdaman ang playmaking ni Lonzo. Kaya naman mga idol, siguradong very excited ang maraming Bulls fans siguro, ang mga NBA fans na rin dahil lang isang injured player ay parang malapit na ngang bumalik. At pag-usapan na nga natin ang naging interview ni Desmond Bain sa podcast niya ni JJ Redick patungkol nga sa pagsapok sa kanya ni Jordan Clarkson mga idol nung laban nga nila nung nakaraan. Ito nga ang mga nasabi ni Desmond Bain. Natanong nga kasi siya ni JJ Redick itong si Desmond Bain kung sa fight nga daw between sa kanya at kay Jordan Clarkson ay sino nga daw ang mananalo. Sagot nga ni Bain dyan, it's not even a question. Patawa niya ngang sinabi. Sa tingin niya nga daw ay hindi fighter type itong si JC. Kumbaga panay angas lang. Alam niya daw na ilang beses nang umakto na makikipag-away talaga or nag-square up itong si Jordan Clarkson. Pero so far nga daw ay wala pa siyang suntok na pinapakawalan. 0-4 na nga daw itong si Clarkson mga idol. 4 times na nag-square up, 0 times na nanapak. Yan nga ang naging payag ni Desmond Bain sa interview niya mga idol na pinag-usapan nga nila ang paghampas sa kanya ni Jordan Clarkson sa mukha. Nakwento nga rin ni Desmond Bain mga idol na nung sinapok nga daw siya ni JC sa ulo ay ang kanyang una daw ginawa ay tiningnan niya kung ano ba nga daw talagang intensyon nito ni Jordan Clarkson. Kung hindi niya ba sinasadya yun or talagang sinadya niya ngang sapukin ito ang si Desmond Bain sa mukha. At pagkakita niya nga daw ay alam niyang sinadya yun dahil naka-square up na nga daw agad at ready na makipag-away itong si Jordan Clarkson. At nilapitan niya nga daw ito mga idol kaso marami na nga daw taong nakapaligid, umawad dito kay Jordan, kay Desmond Bain at pati na nga rin kay Jaren Jackson Jr. Nalito nga daw siya kung bakit pa nag-square up itong si Jordan Clarkson dahil alam naman daw niya na marami na nga awat. Kaya nga't na-confuse nga daw itong si Desmond Bain. Yan nga mga idol ang naging payag nito ni Bain patungkol nga sa ginawa ni Jordan Clarkson. Sa tingin niya daw ay panayangas lang itong si JC at hindi naman talaga mananapak. Kayo mga idol, ano ba ang masasabi niyo dito sa naging payag ni Desmond Bain patungkol kay JC? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.